Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umabot na sa 76.6% ang consolidation rate para sa mga jeepney sa buong bansa bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Inanunsyo ito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ginanap na press briefing sa Malacañang ngayong araw kasama ng Metropolitan Manila Development Authority. Sa Metro Manila, mas mataas pa ang naitalang rate ng ahensya na abot mano sa 97.8% o mahigit 20,000 jeepney na ang nag-file para sa consolidation. Siniguro naman ng LTFRB na tuloy pa rin ang pagpapatupad sa mga susunod na yugto ng PUV Modernization Program kahit may mga nagpoprotesta laban dito. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na isasagawa ang operationalization bilang susunod na yugto ng programa. Importante anayang maipatupad na ito ngayong tapos na ang application para sa mga operator na magpapakonsolidate. Kognay naman ang kilos protesta ng grupong manibela laban sa PUV modernization bukas, siniguro ng MMDA na nakahanda silang sumaklolo sa mga maaapektuhang commuters. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, maglalagay ng mga rescue bus sa mga lugar kung saan inaasahang maraming pasahero. Nakahanda na rin umano maging ang mga lokal na pamahalaan para alalayan ang mga mananakay. Formal na ang inilipat ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno ang kanyang pwesto sa bagong kalihim ng ahensya na si Ralph Recto. Sa isinagawang turnover ceremony sa opisina ng Department of Finance sa Maynila ngayong araw, nagpahayag ng kumpiyansa si Diokno sa kakayahan at kasipagan ni Recto. Pinuri rin niya ang mahalagang economic at tax reforms na inihain ni Recto na nakatulong anya sa pagpapaunlad ng ekonomiya at paglago ng bansa. Nagpahayag naman ang paghanga si Recto para kay Diokno kasabay ng pagsasabing isang karangalan ang pagsunod sa mga yapak nito. Ayon pa sa kanya, panatag ang loob niya sa bagong posisyon dahil napapalibutan siya ng mga magagaling at maaasahang tauhan at opisyal sa ahensya. Pagkatapos ng turnover, agad na nakipagpulong si Recto sa mga matataas na opisyal ng DOF. Hinirang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Recto bilang bagong finance secretary habang lumipat naman sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Diokno. Sisimula na ng Pilipinas na i-develop ang ilang mga isla na inuukupa ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner, kabilang sa mga i-develop ng Pilipinas ang mga isla ng Pag-asa at Lawak na bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Matatanda ang makailang beses ng tinawag ng Pilipinas ang atensyon ng China dahil sa paulit-ulit na pananakot sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea gaya ng pagbangga at pagbuga ng water cannons. Ito ay sa gitna ng patuloy na paggiit ng China na pagmamay-ari nila ang karamihan ng isla sa West Philippine Sea na pinag-aagawan din ng mga karatig bansa gaya ng Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Indonesia bukod pa sa Pilipinas. Noong July 2016, naglabas ang Permanent Court of Arbitration ng isang desisyon na sumusuporta sa 200 nautical miles economic exclusive zone ng Pilipinas. Dahil dito, itinuturing na illegal ang ginagawang panggigipit ng China sa Scarborough Shoal. Samantala, nakatakdang magkaroon umano ng shelter port sa Lawak Island matapos na aprobahan ng Kamara ang nasa 800 milyong pisong pondo para sa pagtatayo ng transportation facility sa West Philippine Sea. Ayon ito kay Makati City Representative at Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations Luis Campos Jr. Ang Lawak Island ay bahagi ng Kalayaan Group of Islands na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Spratly Islands. Ayon pa kay Campos, ito ang tugon ng bansa sa patuloy na pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla sa lugar. Dagdag pa niya, minamadali na ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga pasilidad na maaaring gawing pahingahan ng mga mangingisdang Pilipino. Nagdudulot umano ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino ang mga mungkahing pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative.
Sa isang press conference, sinabi ni Zubiri na ipinarating nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang agam-agam sa mga isinusulong na pagbabago sa isang pulong kasama sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Anyas ang ayon sa kanila si Pangulong Marcos kung kaya't inatasan itong Senado na pangunahan ang pag-aaral sa mga economic provisions na isinasaad sa Konstitusyon. Ani Zubiri, maaaring magresulta sa isang constitutional crisis at pagkawala ng checks and balances sa pamahalaan ang inaasahang proposal na People's Initiative. Tiniyak ni Zubiri na mananatiling maingat ang Senado sa mga hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan. Noong nakaraang taon, sinabi ni Romualdez na ang 2024 ang tamang panahon para isulong ang charter change at sinabi niya na interesado siyang maglunsad ng People's Referendum upang malaman kung paano dapat bumoto ang Kongreso sa mga panukalang pag-amyenda sa Konstitusyon. Magsisimula ng maging operational ang college education behind bars para sa mga persons deprived of liberty o PDL sa susunod na buwan. Sa ilalim ng programa, maaari nang magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ang mga nais mag-aral kahit sila ay nakakulong at nasa loob ng piitan. Ang pasilidad na ito ay matatagpuan sa loob ng Davao Prison and Penal Farm sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapong Jr., nagsimula ang konstruksyon ng gusali noong 2019 na pinondohan ng Dangerous Drugs Board, Commission on Higher Education at mga donasyon mula sa Social Entrepreneurship Technology and Business Institute, isang non-stock non-profit na organisasyon. Sa isang pahayag, pinaliwanag ni Katapang na ang proyektong ito ay magbibigay ng magandang pagkakataon para sa mga PDL na ipagpatuloy ang kanilang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Sa tulong ng proyekto, maaari silang magkaroon ng diploma para maging handa sa labas ng piitan na oras na matapos ang kanilang sentensya. Dagdag pa ni Katapang, magsisimulang klase sa College Education Behind Bars sa darating na Pebrero at magiging available ang kursong Entrepreneurship para sa mga mag-aaral. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at text account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.